dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Bago ko umpisahan ng aking liham ay gusto ko munang bumati sa inyo ng isang magandang gabi, lalo na sa iyo, Papa Dudut. Isa po ko sa mga libo-libo ninyong tagapakinig simula noong 2017 pa. Naabutan ko pa nga ang kauna-unahang episode na binasa ninyo noon. Kaya nga masasabi kong isa kong certified na ka-online ni Papa Dudut. Papa Dudut, simple lang naman ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Hindi po ito love story kundi ito ay kwento ng isang ordinaryong kasambahay na tulad ko. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Megan, taga Agusan del Norte. At kasalukuyang may bahay at may tatlong anak, isang lalaki at dalawang babae. Sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong 16 anyos pa ako. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. At sa mura kong edad ay natuto na akong maghanap buhay para makatulong sa aking pamilya. Ngunit hindi ako sinuwerte noon sa trabaho dahil madalas akong nasisibak. At yun ang nagbigay ng matinding problema hindi lang sa akin kundi sa buong pamilya ko. Ano bang pinapagawa sa iyo ng mga naging amo mo at hindi ka nakakatagal sa trabaho mo? Nag-aalala lang tanong sa akin ang aking ina. Marami po, lahat po ng mabibigat na mga gawain at saka hindi po ako nawawala ng gawain. Kaya nga po pagod po ako, paliwanag ko sa kanya. Hindi kita masisisi kung mabilis kang mapagod sa mga mabibigat na mga gawain. Masyado ka pa kasing bata para magtrabaho. E ano naman ang sabi ng agency pagkatapos kang masibak ng amo mo? Agad ko naman dinetalye ang lahat. Bago po kumuwi dito dumaan po muna ako sa agency. Ayun, sinabi ko nga po na nagpaalam na po ako na aalis sa amo ko. Wika ko. Minaltrato ka ba nila? Concern na tanong ni mama sa akin. Hindi naman po nila ako minamaltrato. Kaso talagang mahirap po yung mga pinapagawa nila sa akin. Kahit po gawaing panlalaki, pinapagawa po nila sa akin. Kwento ko. Kaya mabuti na rin po at wala na ako sa kanila. Megan, kung hindi mo talaga kaya magtrabaho, mabuti sigurong tumigil ka na lang muna. Suhestyon ni ina ay sa akin. Kung titigil po ako sa trabaho, paano po ako makakatulong sa inyo, inay? Sagot ko naman sa kanya. Hindi ka kasi nakakatagal sa mga nagiging amo mo. Pinakamatagal na yata yung 2 buwan. Hindi ba nagtataka sa iyo yung agency mo? Baka kung palagi kang ganyan hindi ka na nila hanapan ng trabaho, ang sabi pa ni inay. Huminga naman ako ng malalim bago muling nagsalita, Papa Dudut. Nagkataon lang po siguro na hindi lang po ako hiyang sa mga naging amo ko. Kaya hindi po ako tumatagal. Pero inay, hindi pa rin po ako titigil sa trabaho ko. Baka hindi ka hiyang sa pagiging kasambahay. Kung gusto mo, magtindera ka na lang sa palengke o di kaya ay crew sa fast food chain. Mungkahin naman niya sa akin. Inay, hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa na mahahanap ko yung tamang amo para sa akin. At saka po inay, eto lang po kasi yung alam kong trabaho. Wala naman po kasi akong narating . Malungkot kong tugon sa kanya. Kung may trabaho lang ako na sapat ang kita hindi kita pagtatrabahuhin. Pasensya ka na Megan. Malungkot na sabi sa akin ni inay. Pagkatapos ay inakbayan niya ako at inalo. Inay, parang kinurot noon ang puso ko nang makita kong tila nasasaktan si inay sa sitwasyon namin. Gusto ko sanang pag-aralin ka. Pero kahit na anong gawin namin hindi na namin kaya. Nahihiya kami sa inyong magkakapatid. Sa totoo lang ay nangihinayang ako sa iyo kasi 3rd year high school ka na kaso wala kaming maibibigay sa iyong pera na pambili mo ng uniforme at gamit sa eskwelahan. Wala din kaming maipapabaon sa iyo. Sapat lang talaga sa pagkain natin sa araw-araw
yung perang kinikita namin ng nanay mo. Patawarin mo kami anak. Naiiyak niyang wika sa akin. Inay, wala po kayong kasalanan ni inay. Ito pong nangyayari sa pamilya natin ay pagsubok po ito sa atin, inay. Huwag po tayong sumuko. Harapin natin ito. Inay, alam naman po ng mga kapatid ko ang sitwasyon. Alam kong naunawaan po nila kayo. Naunawaan ko po kayo. Pagpapalakas ko naman ng loob sa aking ina. Salamat, Megan. Pagkatapos noon ay pinilit ni inay na ngumiti sa akin. Inay, pinapangako ko po, pagbubutihan ko na po ang trabaho ko. At kahit na mahirap pa po yung gawain eh, hindi na po ako basta-basta susuko. Tutulungan ko po kayo na makaahon tayo sa hirap. Paniniguro ko naman sa kanya. Papa Dudot, nag-decide akong mamasuka noon bilang kasambahay dahil yun lang ang trabahong aakma sa narating ko. Pero aaminin ko na hindi naging madali sa akin ang maging kasambahay. Maraming hirap ang dinanas ko noon. Matinding kalaban ko noon ay ang pagod. Pero dahil sa bata pa lamang ako noon, kung kaya't hindi ako nakakatagal, minsan tuloy ay naiisip ko na baka hindi para sa akin ang maging isang kasambahay. Pero Papa Dudot, sa tuwing naiisip ko ang aking pamilya at ang pangarap kong makatapos ng pag-aaral ay natututo akong magtiis sa hirap ng pagtatrabaho. Samantala, hindi naman ako pinabayaan noon ng Diyos dahil binigay din niya sa akin ang mga among mababait kung kaya't nakatagal na ako sa aking trabaho. Mabilis kang magtrabaho, ha? Yan ang gusto ko sa isang kasambahay. Eh siya nga pala, magpahinga ka na. Sina Judith at Inday nang bahala mamayang tanghalian. Puri naman sa akin ang amo kong babae. Sige po, ma'am, magalang kong sagot sa kanya. Ay bago ko makalimutan, heto na pala yung sweldo mo. Wika sa akin ni Ma'am Christelle. Sabay abot sa akin ang pera. Naku, salamat po. Natuwa naman ako nang mahawakan ko yung sweldong pinaghirapan ko. Dinagdagan ko na yan kasi satisfied naman ako sa trabaho mo. Masipag ka kaya dapat lang talaga na binibigyan ka ng incentive. Inform pa niya sa akin. May maiuwi na po ako sa mga magulang ko sa probinsya. Natutuwa ang sabi ko naman sa aking sarili. Basta ipagpatuloy mo lang yung kasipagan mo. Payo pa sa akin ang mabait kong amo. Papa Dudot, tama ang aking iniisip noon na magtatagal ako sa amo kong yon. Mayaman, mabait at higit sa lahat ay makadiyos. Sa Corinthians Garden sa Quezon City sila nakatira. Habang naroon ay laba at plancha ang aking trabaho doon. At dahil sa mayaman sila kaya apat kaming kasambahay na naninilbihan doon. Papa Dudot, naging masaya naman ako sa aking trabaho at labis na natutuwa ang aking mga magulang. Dahil malaking pera ang nairiremit ko sa kanila sa probinsya. Kaya sabi ko sa sarili ko na iingatan ko at pagbubutihan ko ang aking trabaho dahil minsan lang dumating ang swerte sa buhay ng isang tao. Sa kabilang banda, agad ko namang nakasundo ang mga kapwa ko kasamahan dahil puro din sila Bisaya. Pagkatapos ko naman sa nakatokang trabaho sa akin ay tinutulungan ko naman ang kusinera namin na magluto. Papa Dudot, malaki ang pasahod ng mga amo ko. Kaya malaki noon ang naiuwi kong pera noon para sa mga magulang ko at mga kapatid ko sa probinsya. Pero sa paglipas ng panahon ay nabigyan din ako ng pagsubok ng tadhana. Nagkasakit ako at halos hindi na ako makapagtrabaho. Naunawa naman yon ang mga amo ko at sumisweldo pa rin ako kahit na may sakit ako at hindi makapagtrabaho. Sila din ang gumagastos noon sa mga gamot ko. Papa Dudot, masasabi ko talaga na may care sa akin ang mga amo ko. Samantala, isang gabi parang lalong lumala ang aking sakit. Kumusta ka na, Megan? Ano nang nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Ma'am Christelle sa akin. Medyo giniginaw po ako at saka sumasakit po ang buong katawan ko. Pero nagpapalakas po ako, ma'am. Sagot ko naman sa aking amo. Nakausap ko na yung doktor na tumitingin sa iyo kahapon. Lumabas sa resulta na may pneumonia ka. Sabi naman ang boss kong si Sir Paul.
Nagulat ako sa aking narinig. Talaga po? Kaya heto, binilhan ka namin ng gamot para gumaling ka. Uwi ka naman sa akin ni Ma'am Christelle. Pagkatapos noon ay tinulungan ako ni Dana na makabangon para uminom ng isang tableta. Baka lumala yung sakit mo. Magbakasyon ka na lang muna kaya. Umuwi ka sa probinsya ninyo para makapagpahinga ka. Yon ang naging suhestyon ni Sir Paul sa akin. Nalungkot naman ako sa aking narinig, Papa Dudut. Gusto ko mang tumutol dahil napamahal na ako sa aking trabaho ay aminado akong lumalala na ang sakit ko. Kami na muna ang bahala dito. Bumalik ka na lang kapag magaling ka na. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin tatanggalin sa trabaho mo. Yan naman ang assurance ni Ma'am Christelle sa akin. Sige po, sa huli ay wala akong nagawa kundi ang pumayag na lamang sa gusto nila. Dana, bukas na bukas din eh, ihatid mo si Megan sa probinsya ninyo. Sagot ko na ang pamasahin ninyo at ikaw Dana, dadagdagan ko ang pamasahin mo para makabalik ka kaagad dito. Utos ni Sir Paul sa aking kasamahan. Ikaw na mag-impake ng mga gamit ni Megan pa uwi. Utos naman ni Ma'am Christelle kay Dana. Tumango na lamang si Dana bilang sagot. Ikaw naman Megan, ibibigay ko na sa iyo ang advance at ang sweldo mo. Kumpleto yung ibibigay ko sa iyo, dadagdagan ko pa yon. Bali, yun na ang tulong namin ni Paul sa iyo. Inform naman ang amo kong babae sa akin. Basta kung okay ka na ay tumawag ka lang dito sa bahay namin at bibigyan kita ng pamasahe para makabalik ka ulit dito. Ang sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, pagkatapos noon ay napilitan akong umuwi na sa amin. Ayaw ko mang umuwi pero wala na akong mapagpipilian noon. Nanghinayang ako kasi okay na sana ang trabaho ko pero dahil sa kapabayaan ko sa sarili ko kung kaya't nangyari yon. Pag uwi ko sa probinsya ay nagpagaling talaga ako. Sinumpa ko talaga sa sarili ko noon na oras na gumaling ako ay babalik ulit ako sa mga amo ko. Sayang din kasi yon. Minsan lang kasi dumating ang swerte at para sa akin ay sila ang swerteng ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya't hindi ko sasayangin yon, Papa Dudut. Papa Dudut, sinikap kong magpagaling noon sa sakit kong pneumonia. At sa awa naman ng Diyos ay hindi niya ako pinabayaan. Gumaling din kagad ako pero dumating ang isang opportunity na matagal ko nang pinapangarap. Ang makapagpatuloy sa pag-aaral. Na mga panahong yon ay malaki na noon ang naipon ko bukod sa handang tumulong sa akin ang mga magulang ko na pag-aralin ako. Kaya nag-decide muna ako mag-aral bago ko ipagpatuloy ang paninilbihan sa mga amo ko sa Maynila. Papa Dudut, nagpa-enroll ako kaagad sa eskwelahan at sa edad na 18 ay third year high school pa lamang ako. Naisip ko noon na napag-iwanan na ako ng aking mga kabatch. Pero sinikap ko pa rin na makapagtapos sa aking pag-aaral sa high school at heto, nagtagumpay naman ako. Tita J, salamat po sa inyo ni Inay ha. Kung hindi dahil sa tulong ninyo eh, hindi ko matatapos ang high school. Ang sabi ko sa aking tiyahin na tumulong sa akin na magpaaral. Wala yun, maliit na bagay yung tinulong namin sa iyo. Nga pala, pagkatapos mo mag-aral, ano na ang plano mo? Tanong naman sa akin ni Tita J. Babalik po ako ng Maynila para maghanap ulit ng trabaho. Yun naman ang sagot ko. Eh bakit di ka bumalik dun sa amo ninyo? Ni Dana. Suhestyon naman niya sa akin. Gusto ko po sanang bumalik kaso eh baka nagalit na sila sa akin. Kasi hindi na po ako bumalik pagkatapos kong gumaling sa pneumonia. Yun naman ang pangamba ko. Bakit naman sila magagalit sa iyo? Sabihin mo na nag-aral ka. Sigurado ako na mauunawaan ka nila. Pangungumbinsi naman niya sa akin. Kung sa bagay po, baka tanggapin po nila ulit ako. Eh yun eh, kung may bakante, sabi ko na lamang sa aking tiyahin. Bakit hindi mo ulit tawagan yung dati mong amo? Subukan mo mangumusta. Wala namang masama kung makikibalita ka sa kanila. Malay mo, tanggapin ka nila ulit. Eh di may trabaho ka na ulit pagkatapos mong mag-aral. Malay mo eh makapag-ipon ka pa para may pangkolehiyo ka. Paliwanag pa ni Tita Jess sa akin. Sige po tita, tatawagan ko po yung mga amo ko. Mangungumusta po ako. Pagsang-ayon ko. Pagkatapos noon ay wala akong inaksayang panahon at sinunod ko ang payo sa akin ni Tita J. Tinawagan ko ang dati kong mga amo. O kumusta na? Ano na nangyari sa iyo? Bakit hindi ka na bumalik dito?
isang taong kang nawala ha. Kumusta sa akin ni Sir Paul? Sir, pasensya na po ha kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Malungkot at nahihiya kong sabi sa kanya. Oo nga eh, sinabi lang sa akin ni Dana na hindi ka na muna babalik dito. E teka, balita ko kay Dana ay nagpatuloy ka raw sa pag-aaral. Gusto niyang maklaro ang kanyang nabalitaan. Opo sir, ang totoo po niya na gagraduate na po ako sa susunod na buwan. Masaya ko namang kwento sa kanya. Naku, congratulations. Congratulations in advance. Bati sa akin ang aking amo. Huwag ka mag-alala. Hindi kami nagtatampo sa iyo, sabi pa niya sa akin. Naku, salamat po sir. Natutuwang sabi ko nang marinig ko yon. Sabihan mo kami ni Cristel kung babalik ka na. Papadalhan ka namin ng pamasahe papunta rito sa Maynila. Bilin pa ni Sir Paul sa akin. Papa Dudot, pagka-graduate ko ay agad akong bumalik sa mga amo ko. Muli akong nagtrabaho sa kanila. At sa pagkakataong yon ay pinagbutihan ko pa lalo ang trabaho ko. Natuwa naman ako sa aking mga amo at doon ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Samantala, isang araw ay isinama ako ng mga amo ko sa mall para mag-grocery kami. Ano bang plano natin ngayon ha, Cristel? Ano bang lulutuin mo mamayang tanghalian na tapunan? Narinig kong tanong ni Sir Paul sa kanyang asawa. Bala ko sanang magpansit ngayong tanghalian tapos sinigang na hipo naman mamayang hapunan. Sagot ni Ma'am Cristel sa asawa niya. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Ikaw Megan, marunong ka ba magluto ng pansit at sinigang na hipon? Tanong niya. Opo ma'am, marunong po akong magluto ng pansit. Yung sinigang na hipon po medyo po. Ang madalas ko po kasing lutuin noon ay sinigang na baboy. Magalang na sagot ko naman sa aking amo. Pagkatapos noon ay bumili na kami ng mga grocery items tulad ng mga gulay at karne at seafoods. Nakakagulat dahil tatlong malalaking grocery carts ang tulak-tulak namin at lahat yon ay malapit ng mapuno. Nga pala, wala pa pala kaming regalo sa iyo nung graduate ka ng high school last week. Wika ni Ma'am Cristel sa akin. Pagkatapos noon ay bumaling siya sa kanyang asawa. Naku Paul, ibili natin siya ng regalo. Naku, nakakahiya naman po, sabi ko sa kanila. Ano ka ba, wala yon. Gusto ka lang naming mabigyan ng regalo sa tagumpay na nakamit mo. At saka matagal ka na nagtatrabaho sa amin bilang kasambahay. Kaya dapat lang nabatiin ka namin. Wika ni Ma'am Cristel sa akin. Mamaya dadaan tayo sa tindahan ng mga damit. Ibibili kita ng mga bagong damit ha. Kami nang bahala ni Paul sa pera. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Talaga po? Masipag ka kasi. Maraming ka na rin nagawang kabutihan sa amin. At saka natatandaan mo yung perang sinauli mo sa akin? Dahil sa pagiging tapat mo eh dapat lang nabigyan ka namin ng incentive. Wika naman ni Sir Paul sa akin. Naku, maraming salamat po talaga Sir Paul. Ma'am Cristel, puro kasiyahan ang laman ng puso ko ng mga sandaling yon dahil nakatagpo ako ng mga among makatao at sobrang mababait. Samantala, bukod sa pagbili sa akin ng mga damit at maraming pabor pa na ibinigay ni Sir Paul at Ma'am Cristel sa akin, tulad na namang noong ipinasok ni Sir Paul ang mga kapatid kong lalaki sa pag-aari nilang factory ng semento at paints. Tinulungan din nila kaming ipaayos ang aming bahay sa probinsya. Kaya nga Papa Dudot, masasabi kong 2 in a million talaga ang mga amo ko. Kaya naman sinikap ko talaga na suklian yon ng kasipagan. Pero hindi ko inaasahan na darating ang panahon. Nasusubukin ng tadhana ang loyalty ko sa mga amo ko. Isang araw ay napagdesisyonan ng mga amo ko na ako ang pansamantalang kapalit ng tagapagluto doon sa isa nilang bahay sa Novotas. Pumayag naman ako. Pero pagdating ko doon ay hindi ko nagustuhan ang trato sa akin ng tatay ng amo kong babae na doon nakatira. Pinagmamalupitan nila ako at nilalait kapag nagkakamali ako sa trabaho. Pero isang gabi ay nangyari ang isang hindi inaasahan. Pinasok na ako ng amo kong matanda sa aking kwarto at pinagtangkaan niya akong gahasain. Siyempre nanlaban ako at dahil sa matanda na siya ay hindi siya nakalaban sa akin. Nasipa ko siya na siyang naging dahilan para matumba siya at mauntog kung saan ay pumutok noon ang kanyang noo. Agad naman akong humingi ng tulong noon at nadala agad sa ospital ang ama ni Ma'am Cristel.
At ayon, ligtas naman siya. Pero doon na nagsimula ang katapusan ng tinatamasa kong kabaitan mula sa aking mga amo. Nagsinungaling ang ama ni Ma'am Cristel na kaya siya nadapa at nauntog ay dahil sinipa ko siya nang mahuli daw niya akong nagnanakaw ng mga gamit sa bahay. Taliwas sa totoong nangyari na pinagtangkaan niya akong gahasain. Nag-explain naman ako kina Ma'am Cristel at Sir Paul ng side ko. Pero ininsist talaga ng matandang yon na isa raw akong magnanakaw at lumaki raw ang ulo ko dahil sa magandang pakikitungo sa akin ng mag-asawang amo ko. Sa kasamaang palad ay tila mas pinaniwalaan ni Ma'am Cristel ang kanyang ama dahil doon ay lumayas ako sa bahay nang basta-basta at hindi na ako nagpaalam sa mga amo ko. Samantala nagulat ang mga kapatid ko at mga kamag-anak ko nang bumalik ako ng probinsya. Doon ko ikinuwento sa kanilang lahat. Siyempre nalungkot din ako kasi napamahal na sa akin ang mga amo ko. Pero sa tuwing naaalala ko yung tangkang panggagahasa sa akin ng tatay ni Ma'am Cristel, ay naiiyak ako sa galit. Sa kabilang banda naman, 3 months ay tumawag sa akin si Ma'am Cristel at humingi ng sorry sa akin kung hindi niya ako pinaniwalaan sa sumbong ko noon sa papa niya. Ayon naman kay Danay, nahuli daw ni Ma'am Cristel ang ama niya na pinagtatangka ang gahasain ng bagong hired nilang kasambahay. Kaya ganoon na lamang ang paghingi ng sorry sa akin ng amo kong babae. Ibinalita rin sa akin ni Dana na namatay na ang matandang rapist matapos makulong ng 2 linggo sa selda. Samantala inaya naman ako ni Sir Paul na bumalik sa kanila pero nagpa siya na rin akong huwag nang bumalik pa. Siguro dahil sa nagpa siya na akong magpatuloy noon sa pag-aaral. Sinubukan ko magkolehiyo pero 1 taon lang ako pumasok dahil sa laki ng tuition fee. Kaya sa huli muli na naman akong naghanap ng trabaho bilang kasambahay. Papa Dudut, pagkatapos noon ay kung sino-sino na ang naging amo ko. At sa pagkakataong yon ay mas pinag-igihan ko pa ang pagtatrabaho ko. Pero aaminin kong wala pa rin ang makakapantay sa mga amo ko na tumulong sa akin. Minsan nga ay pumapasok din sa isipan ko na mukhang mali ako nang naging desisyon na hindi na bumalik pa. May nagsasabi sa isipan ko na kung bumalik sana ako ay tatanggapin ulit nila ako. Pero hindi ko na yon nagawa dahil nakapag-asawa na ako kinalaunan at nagkaroon ng sariling pamilya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay okay na rin ang buhay ko at ng pamilya ko. May maayos na rin po akong trabaho. Pagkatapos ko kasing magkasambahay ay sinubukan kong pumasok bilang cashier sa isang mall at natanggap naman ako. Masaya na rin po ako ngayon kahit na hindi natupad ang pangarap ko na makapag-aral ng kolehiyo. Ipapaubaya ko na lamang sa mga anak ko ang pangarap kong yon. At yon ay ang mapagtapos ko sila. Kaya nga heto, todo kayod kami ng asawa ko para maibigay ko sa mga anak ko ang pangarap na hindi ko minsan nakamtan sa buhay ko. Papa Dudut, heto lamang ang kwentong may babahagi ko. Simple lamang, ngunit sana'y kapulutan po ito ng aral at inspirasyon. Muli, maraming salamat po sa inyo. Dahil nagkaroon ng mga kasambahay na tulad ko ng libangan habang nasa trabaho. Hanggang sa muli, God bless and more power. Lubos na gumagalang, Megan. Maraming salamat, Megan, at pinarinig mo sa amin ang iyong kwento ng buhay. Wala kang dapat na panghinayanganan kung nawala man ang trabaho mo kina Cristel at Paul. Dahil alam natin God has far more beautiful plans para sa iyo. Although wag din tayong makakalimot na magpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa atin, lalo na sa oras ng kagipitan. Samantala, we are happy to know na meron ka ng sariling pamilya at masaya ka na sa buhay kapiling sila. Siguro yan talaga ang gusto ng Diyos na tahakin mong landas. Palagi mong tatandaan na love your family first. Magsumikap ka sa trabaho para sa kanila. Sila ang gawin mong inspirasyon sa pang-araw-araw at sinasabi ko sa iyo, with that motivation ay magtatagumpay ka sa iyong buhay. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.